Hello guys, narito tayo ngayon sa isang home service ulit. Meron tayong i-repair dito guys na smart TV na Samsung ang brand, 49 inches. Bali ang problema niya guys ay half screen, yung kabila ay normal, then yung kabila ay darker yung kanyang screen. Samahan niyo ako guys kung paano natin i-repair ito. Bali, kakalasin muna natin guys itong pinaka back cover. Yung ganitong klaseng model guys ay wala itong mga screw. Bali, naka-clip lang ito sa pinaka loob niya. Susundutin mo lang yung magkakabilang gilid hanggang sa matanggal mo yung cover. Ayan guys, kung mapapansin natin, ayan yung pinaka clip sa pinaka lock ng cover body. Ayan guys, iisa-isahin natin yan para matanggal natin ang maayos yung cover body. Bali dito guys, sya nakakabit. Ayan guys, so kung mapansin natin, ayan, dyan sya nakakabit guys. Kaya talagang susungkitin yan isa-isa. Then dahan-dahan lang guys para hindi ma-damage yung screen o hindi mag-crack yung screen natin guys sa pagbubukas. Next step naman natin guys, kakalasin natin lahat itong mga parts na nandito sa loob. Itong power board, then itong pinaka main board, at lahat ng nandito, pati mga speaker. Babaklasin natin yan guys para makalas natin yung pinaka loob at makita natin kung pundi talaga yung backlight natin guys. Ngayon guys, kung mapansin nyo yung metal cover na yan, yan yung pinaka cover niya sa top board. Patanggalin din natin yan guys para makalas natin ng maayos. Isunod naman natin tanggalin itong pinaka front cover, itong pinaka plastic cover ng panel screen, para may angat natin itong pinaka screen natin. And guys, dandahan lang, wala rin yang screw guys, sinusungkit lang din yan sa magkakabilang gilid. And guys, tanggalin na natin para may angat natin itong ating panel screen. Ayan guys, ayan yung pinaka top board ng panel screen. Ayan yung maselan dyan guys. Kailangan dandahan lang para hindi mapunit itong pinaka top board natin. Ayan guys, kanya-kanyang diskarte na yan guys kung paano natin iangat ng maayos. Ayan guys, nailapag na natin yung pinaka panel screen. Ayan yung itsura nya guys, kaya siya may masking tape guys. Ayan yung discarte ko kung paano ko siya iangat ng maayos. Ayan guys, tinanggal ko naman ngayon yung pinaka reflector. Ayan, ayan yung unang layer ng reflector. Then ayan, tatanggalin ko lang lahat yan guys hanggang sa makita ko yung pinaka backlight nya para mapalitan natin ng lahatan na pinaka backlight niya. Medyo matrabaho lang talaga yung pagkakalas nito guys, kaya kailangan di ka nagmamadali at pasensyoso ka para hindi ka magkamali at hindi natin mabasag yung pinaka maselang parts sa mga ganitong klaseng TV. At yun yung kanyang pinaka panel screen. Ayan guys, halos lahat kakalasin talaga natin para makita natin yung pinaka backlight at mapalitan yung sirang backlight. Ayan guys, then ayan, ito yung pinaka last na reflector nya. Kakalasin din natin yan. Bali, na sa ilalim guys nakalagay itong pinaka backlight strip nya. Dalawa yan guys, left and right. And guys,
guys, kalasin muna natin lahat bago natin mapalitan itong pinaka backlight strip. Bali, nilagyan ko siya guys ng masking tape, ayan sa ilalim din sa kanyang right side para hindi maghiwalay itong last part ng reflector para mas mabilis natin maibalik mamaya. Meron tayong palatandaan. And guys, dito na nakalagay yung pinaka, ayan na yung mismong backlight strip niya. Talagang nasunog talaga guys, kaya yung kabilang side madilim kasi halos pundi na o nasunog na yung mga backlight sa kabilang side. Yan guys ang ating papalitan. Kakalasin na natin yung backlight strip para mapalitan. Bali, kahit isang side lang guys yung may problema na backlight, yung pinaka backlight strip niya sa right side, parehas ko yan papalitan guys para mas pulido yung gawa. Bihira yung back job sa ganun kapag lahatan papalitan natin para isahang gawa lang, maulit man matagal na panahon ulit bago bumigay itong backlight strip niya na ipapalit natin. Ito yung bagong backlight strip natin na ipapalit dito sa sirang backlight nya. Bali, in order lang natin yan guys sa mga online, pero meron din yan sa mga service center ng mismong brand na ito. Pero para mas mabilis yung pag order natin ng parts, meron yan sa mga online, available yan guys. Search nyo lang yung model ng unit nyo, kahit anong klaseng brand pa yan o anong klaseng TV pa yan guys. Search nyo lang yung pinaka model at backlight ilagay nyo. Kung mapapansin nyo yan guys, ayan, yung parang mga may bungi na yan, yan itong hinahawakan ko guys. Ayan yung pinaka lock nya. Bali, gagamitan mo lang ng pliers yan guys o kaya long nose para may adjust sya para matanggal natin itong kanyang backlight strip. Ayan guys, yung pinapakita ko na yan sa inyo. Ayan. Tapos kapag nakabit natin yung bagong backlight strip guys, balik na natin kung paano natin siya in-unlock. Then itong cutter blade guys, ito yung gagamitin ko para matanggal itong pinaka backlight strip. Bali guys, susungkitin lang natin, ayan, para matanggal yung pinaka nagdidikit sa kanya na double-sided tape. Ayan guys, talagang pagtsatsagaan mo lang yan, sungkitin hanggang sa makuha mo ng buo yung pinaka backlight strip niya at mapalitan na natin ng bago. Okay guys, ito na yung backlight strip, natanggal na natin. Ayan, ayan yung itsura. Ayan, nasunog din guys talaga, talagang palitin na. Ayan guys,
tatanggalin na natin yan para mapalitan natin ang bagong backlight, itong ating in-order na backlight strip. Ito rin yung kabilang backlight strip guys, sa left side naman na tinanggal ko na rin para mapalitan na natin ang bago. Sabay na sila, left at right side itong backlight. Ayan guys, palitan na natin. Bali ito yung papalit natin na bagong backlight strip para sa ganitong klaseng 49 inches na smart TV Samsung. Ayan, may lock pa itong in-order natin. Talagang hindi pa siya gamit, ngayon pa lang magagamit. Ayan guys, so tatanggalin lang natin yung plastic lock nya. Ayan, ayan guys, kakabit na natin siya ngayon para matesting agad natin kung gagana, at yun lang talaga ang pinaka problema. Ayan guys, tanggalin na natin itong pinaka isang lock pa itong kabilang backlight strip. Ayan guys, dito yung nakakabit sa pinagtanggalan natin. At yung asul na yan guys, ayan yung double sided tape. Tatanggalin lang natin yung balat nyan kasi ayan yung magdidikit dito guys. Ayan, sa pinagtanggalan natin, ayan yung kailangan nya na maidikit ng maayos para talagang pantay yung bato ng ilaw. Ayan guys, ayan, tatanggalin na natin yung tape na yan guys para maidikit na natin at na-testing na natin guys itong bagong backlight strip natin kung okay ba at wala ng ibang problema pa. Naidikit na natin guys itong backlight strip natin. Ayan yung itsura. Salpak na lang natin itong pinaka wire na nagsusupply mula sa inverter o sa mismong power supply board. Ayan yung sa right side. Ayan guys, okay na yan. Then ito naman sa kabila, sa left side. Then, testing na lang natin yan guys. Once na umilaw na yan at pantay yung ilaw, okay na yan guys. Pipix na natin. Then, obserbahan na natin kung wala bang tama yung screen. Ito naman yung mga basura na pinagpalitan natin. Tabi na natin to para pakita na natin sa customer. Ayan guys, ayan yung tsura. Bali, sasalpak muna natin yung board para matesting natin kung ayos ba yung ilaw, kung normal lang yung ilaw. Then tsaka natin isasalpak yung panel screen at tsaka na natin ipipix pag okay na talaga.
Ayan, salpak na natin itong main board at power supply board para lang ma-check natin kung iilaw ba itong ating bagong backlight strip. Saksak na natin, guys. Then power. Ayun. Ayan, guys. Gumana yung ating backlight strip. Okay naman siya, guys. Ang sunod na ikakabit natin dyan, guys, ay yung pinaka reflector nya, yung pinaka white reflector nya. Then testing ulit natin. After nating maikabit itong reflector, guys, next na natin itong pinaka panel screen nya para matesting na natin. Ayan, naipatong na natin yung pinaka panel screen. Yung nakikita yung masking tape na yan, guys, sariling discarte ko lang yan, guys, para mas maluwan na kung may angat siya at may balik. Pero nasa inyo pa rin yan, guys, kung susundin nyo o sariling discarte nyo rin. Kakabit na natin itong top board, guys, sa pinaka holder nya, dito sa pinaka case nya. Yung masking tape na yan, guys, ilang beses na ako gumamit nyan. Hindi naman bumigay yung pinaka-flex nitong top board. Siguro mga nasa 30 na mahigit ang pinaggamitan ko nyan. Ayan, guys, naikabit na natin yung top board sa mismong holder nya. Ayan, nasa ilalim. Then next step natin ay kabit na natin itong pinaka front cover ng panel screen at linisin muna natin, tanggalin na natin itong masking tape. Para malinis na at matesting na natin. Ayan, nakabit na natin pinaka front cover. Salpak na natin itong pinaka power supply board. Bali, walang mga tornilyo yan, guys. Screwless siya. Talagang disalpak lang. Unahin natin itong power supply. Ayan, fix natin. Then sunod natin ay itong main board, guys. Bali, itutulak mo lang siya, ipapush mo lang siya hanggang sa mag-lock na siya. Then salpak natin itong pinaka wire na galing sa power supply board papunta dito sa ating main board. Kabit lang natin yan, guys. Then next, itong pinaka flex. Ayan, guys. Ayan yung pinaka timing control board nya, guys. Nakapix na siya o kasama na siya sa main board. Yung iba kasing model nyan, guys, bukod yung timing control board sa main board. Bali, itong model na ganito, magkasama na, guys. Magkasama na yung T-con board at main board. Then salpak natin. Salpak natin papunta ang top board. Medyo mahirap lang, guys, talaga mag video dahil solo flight lang, wala tayong cameraman. Tayo rin ang cameraman. And guys, next, sunod naman natin yung kabila. Ayan, nakabit na natin. Then double check ulit, baka meron tayong na miss na nakabit.
tayong hindi na ikakabit. Ito yung papunta sa pinaka sensor at pinaka standby na ilaw galing sa main boy. Ayan guys, next na natin itong mga speaker, kabit na rin natin, at itong pinaka cover ng top board kakabit na rin natin. Ayan guys, all set na. Testing ulit natin para makita natin kung may display. Power on. Ayan, umilaw na yung backlight. Then check natin yung harap kung meron bang display. Ayan guys, meron naman. No signal lang. Bali, kakabitan muna natin siya para makita natin yung pinakakabuuan ng picture. Saksak ulit natin guys. Pinix na natin. Nilagay na natin yung pinaka cover. Then, ayan, smart TV nakalagay. Ayun. Bali, kukonnect lang natin to sa wifi nila guys para matesting natin sa YouTube at marinig natin yung audio. Yung mga Sony bro, hindi mga sensitive yung mga bro. Sensitive din yung bro. Pinakamadaling i-repair na ito, Samsung brand. LG bro. LG, madaling. Pinakamadaling.